Yo, what's up mga ka-sortodos video guys. Ayan, ayan yung ating ano, tutubi kite. So, ayusin natin yan, yung kanyang ulo mga lodi, kasi nabali yan. Nung huling pinalipad ko siya mga lodi, so ngayon ko lang siya marirestore o maayos yung kanyang ulo mga lodi, kasi nabali yung kawayan. So, yan. So, ito yung oras natin para ayusin yung kanyang ulo mga lodi. So, makikita nyo kung paano ko ba ginagawa or paano ko nire-restore yung mga saranggolang ginagawa ko mga lodi. So, ayan. So, ipapakita ko nga guys kung paano ko i-restore yan. Una muna, syempre, tatanggalin natin yung pabalat niya. So, ang gamit ko kasi yan is rugby, kaya medyo madali ko lang din siya talagang mababaklas mga lodi. Ayan. At syempre, tatanggalin natin yung pinakakawa niya at yung mga tinali ko guys na nabali niya. At syempre magkakayas tayo ng panibagong kawayan mga lodi. So yung manipis na manipis siya at syempre kakayasin natin siya sa pinaka pabilog na pagkayas natin para sa ulo niya. At syempre isusukatin natin yung tinanggal natin na dating kawayan para hulmang hulma dun sa original niya na ulo mga lodi. So yun na nga, o yan o, nung nasukat na natin siya at naayos na natin at nakakayos na natin yung para sa ulo mga lodi. So yan, ikakabit na natin siya at syempre gagamitan natin siya ng duct tape mga lodi para syempre bago natin siya talian, na tape na natin siya at yun. So lalagyan nga natin siya ng tape at syempre tinanggal ko muna yung mga pabalat don sa gilid na pag tatalian natin mga lodi. So yan nga, tinalian natin siya ng ano, cellophane or straw mga lodi na may kulay kasi mas matibay yan. So yan nga guys, to tinali ko na yung sa may ulo mga lodi at syempre lagyan natin siya ng extension mga lodi. Yung kung makikita nyo sa tutubi guys, parang ganyan yung ulo ng tutubi guys, parang meron siyang extension siya may ulo or parang noo yan. So lalagyan natin siya ng medyo maliit na noo mga lodi. So protection din yan para kung sakaling bumagsak yung ating saranggol at hindi natin nasalo mga lodi, makakatulong yan para hindi tuluyang mabali yung ating maliit na kawayan mga lodi. So yan, so nung nalagyan natin at natalian natin yung extension na maliit para sa ulo mga lodi, so lalagyan natin siya ng tali din para protection din at dagdag impact kung sakali man na bumagsak siya sa lupa mga lodi kapag hindi natin siya nasasalo mga lodi. So yung tali na yan yung magpoprotekta para hindi tuluyang mabali yung mga kawayan na nilagay natin sa may ulunan pang mga lodi. So pag nagpapalibad kasi ako ng saranggola mga lodi, ang kailangan talaga masalo ko siya para talagang walang damage na mangyari dun sa saranggola natin mga lodi. So yun, lagi kong sinasalo yung mga saranggola natin mga lodi. So yun nga. At syempre yung extension na nilagay ko sa may ulo ng lodi, so dinagdagan natin siya ng panibagong kawayan mga lodi para hindi talaga siya mabali at kung sakali man na may kumuha yan or ano, hinawakan niya sa may ulo, hindi talaga siya mababali mga lodi kasi pinatungan natin siya ng panibagong kawayan. So yan na nga, lalagyan natin siya ng extension na charol plastic mga lodi para sa kanyang ulo at syempre i-tape natin siya para bago na yung pabalat niya mga lodi kasi syempre medyo kulang na yun yung lumang pabalat niya mga lodi. So ayan, at nung okay na at nalagyan natin siya ng tape mga lodi, so lalagyan natin siya ng rugby para maibalik na natin siya sa dating hulma niya at dating style niya mga lodi. So ayan o, so syempre gamit natin is ano, Boostik rugby. So yun mga lodi, kasi mas matibay yan mga lodi at hindi siya nagbibilog-bilog kapag tinakpan mo dun sa may buti niya mga lodi. So yan nga, halos natapos na natin siya mga lodi, idikit ng rugby mga lodi. At syempre gugupitin natin yung mga sobra-sobra niya para mas marinis siya tingnan mga lodi. Yan o, at yun, medyo okay na. At syempre babalik natin yung mga pabalat sa mga pakpak. At syempre yung likod naman mga lodi, tatanggalin natin yung mga sobra at titapan din natin. So hindi lang dun sa ibabaw, pati din sa ilalim lalagyan natin siya ng tape para talagang matibay at hindi matanggal yung pagkakatape. So mainam talaga yung transparent na tape na yan mga lodi kapag charol plastic yung gamit mga lodi at napakakapit niyan. So yan na nga, at nire-restore na natin siya at syempre nilagyan ulit natin siya ng mga pattern dun sa mga linya-linya na ginawa natin mga lodi. So yan na, papaliparin natin siya lodi. So medyo gumanda yung hangin ngayon. So, testingin ulit natin siya mga lodi kasi naayos natin yung kanyang ulo mga lodi. So, ayan. Paliparin ulit natin siya. Nag-aantay tayo ng medyo malakas-lakas na hangin, guys. So, ayan. Ulit tayo mga. At syempre, kasama ko si Aaron ulit mga lodi. So, ayan. Papaliparin namin to kasi medyo nagkaroon ng hangin ngayon. So, ayan. Test flight namin at inayos natin yung kanyang ulo, guys. So, yeah, boy. Ito na. Paliparin namin siya, guys.
So first na lang mga Lodi, nagkaroon ako ng problema mga Lodi kasi sumabit yung tali natin sa kawayan mga Lodi. Kaya pinababa ko na lang siya guys para hindi talaga siya sumabit sa kawayan. Kasi pag nagkataon kapag sumabit yun sa kawayan, ako po lagot na, hindi natin makukuha basta-basta yan. Yan, so yan nga yung kawayan guys, sumabit yung ating tali mga Lodi. So yun, itatalang ulit tayo sa pangalawang pagkakataon. Ayan mga Lodi, na palipadan natin siya. At yan, tumago na siya sa ano, sa sun o sa ayan o, sa araw mga Lodi, kaya hindi natin siya makita mga Lodi. So ang ganda ng panahon at ayan, medyo malakas yung hangin ngayon mga Lodi. So napalipad natin yung ating ano, tutubi kite. So ayan na nga mga Lodi, ayan o. So ang ganda, panalo. Ayan. So napalipad na natin siya guys. So okay. So panalo pa rin, medyo malakas pa rin yung hangin ngayon. Mga Lodi ano. Ayos oh. So yun mga Lodi yan. Sarap pa rin magpalipad ngayon. Nawawara na. Ayan oh. So the best pa rin yung sumba ng ating tutubi kite mga Lodi. So napakalakas pa rin ng sumba mga Lodi. So yan na nga, yung mga oras na yun mga Lodi. So yan, papababain na natin siya mga Lodi kasi nagbabadya yung ulan mga Lodi at baka abutan tayo ng ulan. So yan na nga mga Lodi, nung pinapababa ko na siya mga Lodi. So syempre yung likodan ko niyan is maraming puno. At papababain na natin siya dahil ayun, mukhang uulan ng malakas mga Lodi kaya dali-dali namin siyang pinababa mga Lodi. At syempre yung likod ko niyan mga Lodi, napakatataas ng kahoy at na kapag napababa natin siya, so iba talaga yung hangin kasi umiikot yung hangin niyan ng mga oras na yun mga Lodi. So yun nga nung pinapababa ko na siya at medyo malapit na siyang boba. So yun, medyo umiba yung hangin mga Lodi at ayan, medyo nawala sa hulma yung hangin at yun, matataas kasi yung puno. Okay na, napalipad na natin. Medyo nawala yung hangin mga Lodi. Kaya susunod ulit tayo kapag malakas na yung hangin mga guys. At syempre, pinuro na natin yung mga ano, tansi na nagkalat mga Lodi. So, mabilisan lang talaga yan ang pagpapulon ko mga Lodi kasi ayun na yung ulan mga Lodi. Kung mapapansin nyo, ayan o, malakas yan. Siguradong ulan yan kasi yung hangin is papunta dito sa may sa amin. Kaya yan, ayan o, medyo nagkaroon talaga ng ulan mga Lodi. So, ayan nga yung mga oras na yun mga Lodi. Buti nakauwi na kami sa bahay, ayan o. Bumuhusa talaga yung malakas na ulan mga Lodi. Kung mapapansin nyo guys, so ayan o. Makikita nyo yung lakas ng ulan guys, so ayan o. Kung naabutan kami doon, malamang basang-basa kami dyan, no? So, ayan, no? Medyo malakas din yung hangin kasi nga, syempre, umuulan mga Lodi. So, napakahirap niya. Mga ganyang oras, mga Lodi. So, ayan, ha? At syempre, ayan, no? Kung nakikita nyo, guys, so, ayan, no? Umuulan talaga. At siya, nabasa nga ako niyan at yung ating tutubi kite. Pero madali lang naman yan kasi patutuyuin lang naman natin niya. So, ayan, guys, maraming salamat kung nakabot kayo sa aking video, mga Lodi. So, abangan nyo yung mga bagong video na gagawin natin. See you in the next one, mga Lodi. Thank you.